Magandang gabi sa ating mga tagapakinig at manonood. Miyerkules na naman, ika-25 ng Enero sa taong 2017. Kaya't muling nagbabalik ang DepED Hour upang maghatid ng mga huling pangyayari at kaganapan mula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kabanatuan. Ako po, si Cesare Espiritu. At ako naman, si Harold Mejia. Mga kapiniglat ninyo ngayong gabi upang maghatid ng mga kaganapan tungkol sa iba't ibang programa, proyekto at pangyayari sa sangay ng kabanatuan. Sa ating panel discussion ay makakapanayam natin ang 30 punong guro na inaasahang papasok sa top 5 sa katatapos na search for Division SBM Best Implementers. Sa ating panayam sa kanila ay aalamin natin ang mga paghahandang kanilang ginawa upang maging district representative sa nabanggit na kompetisyon. Ang mga punong guro ito ay mula sa Santa Romana Memorial Elementary School, Cesar E. Vergara Memorial High School at ang sarili Integrated School. Sa ating teleturoan naman ay muli natin itatampok ngayong gabi ang ikalawang module sa asignaturang Ingles para sa Season 8. Sa module po ito ay makasama natin bilang teacher presenter si James Ivan Fernandez ng San Jose National High School na tatalakay sa aralin tungkol sa past perfect tense. At upang makapinig natin ang ating mga panauhin sa gabi nito, tunghay na po natin ang hanay ng mga balita. Winner sa Division SBM Best Implementer, ihahayag na sa Biyernes kasabay ng 2017 Banatu DepEd Night. Mga batang manunulat sa buong bansa, nagtipon-tipon sa Cabanatuan City para sa 2017 National Schools Press Conference. Matitinik ng Kaalibabang Integrated School, puspusan sa pag-ensayo para sa 2017 MTOP Math Challenge. Learner-centered learning, pinaiting sa San Jose National High School. San Rafael Foundation, katuwang ng Valley Cruz Elementary School sa feeding program. Pagsasabi ng mga atleta ng Compton Elementary School, puspusan na. Walong araw na, centralized training nagsimula na kahapon. Butil-sponsored bullying. Sa Cesar E. Vergara Memorial High School, pinasinayaan na. Automated teller machine ng landbank sa tagapapasangay, bukas na! At sa detalye ng mga balita, ihahayag na sa Biyernes, ika-27 ng Enero, ang mga nagsipanalo sa Division Search for SBM Best Implementer. Matatanda ang isa sana sa tampok na bahagi ng pagdiriwang na ika-26 na anibersaryo ng sangay ang paghahayag, subalit hindi natuloy dahil sa sunog sa Cabanatuan East Central School na tumupok na isang hanay ng silid-aralan. Bago sumailalim sa masusing evaluation and validation ang mga entry sa Division SBM Best Implementers, pumili muna ang panel of evaluators ng mga qualifiers mula sa iba't ibang distrito ng sangay. Sa 11 paaralang isinailalim sa evaluation at validation, 3 ang galing sa antasekundarya na kinabibilangan ng Science High School, Mayapiap National High School at Cesar E. Vergara Memorial High School. Mula naman sa antas elementarya kabilang ang Santa Romana Memorial Elementary School, Aka Elementary School, Lazaro Francisco Integrated School, P.G. Crisostomo Integrated School, Daan Sarire Integrated School, and Muscado Primary School, Ibabo Bana Elementary School, at Jose S. Galang Elementary School. Sa 11 maglaban-laban or naglaban-laban, pinapaborang papasok sa top 5 ang Mayapiap National High School,
Cesar E. Vergara Memorial High School, Aka Elementary School, Santa Romana Memorial Elementary School at Daan Sarile Integrated School. Isasabay ang paghahayag ng mga nagsipanalo sa 2017 Banatu DepEd Night na gaganapin sa NESD General Tino Campus. Kasabay ding pararangalan ang mga 2016 retirees ng DepEd Cabanatuan City at ang mga outstanding teaching and non-teaching personnel ng sangay. Sa usaping pamparalang pamahayag, halos 6,000 participants ang dumalo sa pagbubukas ng 2017 National School Press Conference na nagsimula nitong ika-22 ng Enero taong kasalukuyan sa Pagadian City sa Buanga del Sur. Ibinida ng bawat rehiyon ang kanilang achievements sa panahon ng NSPC, pati na rin ang mga sikat na tao sa larangan ng media at panulat. Binigyan din ni Honorable Aurora Cariles o Siniles, kinatawa ng 2nd Congressional District ng Sambuanga del Sur ang mga katagang The Best Writer Writes, With the Bravest Pens, and Deepest Heart upang bigyan inspirasyon ang mga CJs sa panahon ng paligsahan. Idinaos ang una at kalawang araw ng labanan para sa individual categories nitong nakarang Lunes, samantalang kahapon naman ang Group Contest Categories. Araya, re-entry naman ang binigyang diin ni OAC Office of the Assistant Regional Director Nicolas Capulong sa kanyang mga delegado na naka-village sa Roxanne Hotel ng kanyang pulungin bago tumulak papunta sa opening program. Habang sinusulat ang balitang ito ay nakapagtala na ng 5th place sa features page ang kampo ng Counting Elementary School samantalang saksalukuyan pang binidikoon ang mga winners sa iba't ibang individual at group contest categories. Ang ulat na ito ay ni Helen Micoco, DepEd Media Bureau, member mula sa Science High School. Kaugnay naman sa lalapitong kompetisyon sa mathematics, tatlong math wizards ng Kaalibabang Integrated School ang sasabak sa darating na 2017 MTOP Math Challenge na gaganapin sa Samuan Elementary School sa darating na 16 ng Pebrero. Puspusan na ang ginagawang training sa pamumuno ni Leong Ray Rodriguez bilang paghahanda sa natulong kompetisyon. Halos araw-araw pagkatapos ng klase sa hapon ay ginugugol ng mga bata at ng kanilang coach ang kanilang oras upang mas maging matalas ang kanilang hasa pagdating ng kompetisyon. Kabilang sa mga lalahok ay sina Ethan Owen Tarup, Trisha May Junicio, at Carl Vincent Calas na kapwa mga mag-aaral sa ika-anim na baitang. Nagsagawa ng school elimination si Ginoong Rodriguez upang matiyak ang kahusayan ng mga batang magiging pambato ng paaralan. Sinisikap ni Ginoong Rodriguez na mapantayan ang mga nakaraang standings ng kanyang mga alaga sa mga nakaraang taon. Matatanda ang taong-taon ay hinihirang na kampiyon ang mga alaga ni Ginoong Rodriguez na patunay na ang dedikasyon at pagpapahalaga sa ginagawa ang susi sa tagumpay. Pangarap ng math team ng CIS na makarating hanggang sa national level, kaya naman todo ang kanilang ginagawang paghahanda. Buo ang suporta ng paaralan sa mga delegado ng paaralan sa gaganapin kompetisyon sa pangunguna ng punong guro nito na si Doris Ocampo, 10 namang guro at magulang na mga batang kalahok. At para naman sa bagong estratehiya sa pagtuturo, patuloy na piniiting ng mga kaguruan sa San Josep National High School ang pagpatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga learner-centered learning activities tulad ng magkakahiwalay na community activities ng mga senior high school na paralan noong itong Enero 19 hanggang 20. Ang nasabing mga LCL ay kinapapaloba ng mga exhibit, sayaw, pag-awit at sabay ang mga pagbigkas na naayon sa learning competencies na naitalaga sa mga piling larangan. Isa na sa mga ito ang understanding culture,
Society and Politics sa ilalim ng pagtuturo ni Ginoong Jason B. Tadeka, kung saan ang mga mag-aaral ay nagpamanas ng mga awiting bayan tulad ng Leron Leron Sinta at Siksiniksik. Maging mga sayaw na nilahukan ng mga tema ng mga pistang nagaganap sa bansa tulad ng palagbenga at ati-atihan. Nagsilbi itong paliksan kung saan nagsisibing mga hurado ang guro na si Ginoong Glacy Bayudan kasama ang mga practice teachers na sina Ginoong Resty Gabat at Ginoong Jeric Velasco. Samantala ang 21st Century Literature from the Philippines and the Word na asignaturang hinahawakan ni Ginang Jenna Fermin ay nagdaos naman ng isang exhibit na kinapapalooban ng iba't ibang panahon ng literatura sa bansa mula pre-colonial period hanggang sa kasalukuyan. Bilang bahagi rin ng asignatura, ipinamanas din ang iba't ibang klase ng literature mula noon hanggang ngayon tulad ng sabayang bikas ng sinuunang mga sulat tulad ng Mi Ultimo Adios hanggang sarap and song ng mga kabataan maging ang makabagong palagtasan na tinatawag ng flip-top bottle. Ang nasabing mga aktibidad ay nakatalagang itanghal labang sa kanya-kanyang mga silid-aralan, ngunit ang mga naging paghahanda ay higit pa sa inaasahan ng mga guro kung kaya nagtanghal ang mga ito sa labas ng silid-aralan. Dahil dito, nakatakdang patuloy pang palawakin ng mga guro ng SJNSS ang iba't ibang LCL activities na nagpapalawak pa ng pagtuto ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignaturang itinalaga ng K-12. Kaugnay naman sa kalusugan ng mga mag-aaral, pinaiigting ang isinasagawang 120 araw na feeding program sa paaralang elementary ng Valley Cruz sa pangungunan ng home economics teacher na si Ginang Zenaida Sanchez katuwang si Ginoong Romeo Idago na tao ng feeding stakeholder ng paaralan. Maliban sa school-based feeding program, ay kaagapay din ng paaralan ang San Rafael Foundation na pinangunahan ni Ginoong Idago sa pagsusulong ng kalusugan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng feeding program para sa indigent na mga mag-aaral. Nagsimula ang programa noong ika-4 ng Hulyo at araw-araw ay naghahanda ng panhalian ng canteen personnel sa pangungunan ng HE Coordinator at canteen manager na si Ginang Sanchez. Pinili ang mga 40 batang kasali sa feeding dahil sila ay kabilang sa mga mahihirap na pamilya na hindi nasusustentuhan ng pagkain pagdating sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Ginang Sanchez, ang kanilang mga inihahandang pagkain ay sadyang masusustansya upang madagdagan ang timbang ng mga mag-aaral. Aniya, nakatutulong din ang feeding program upang maging ligtas mula sa malnutrisyon at ang mga wasted at severely wasted na mga bata at maiwasan ang kanilang pagliban sa klase tuwing hapon dahil hindi na nila kailangan pang umuwi ng kanilang mga tahanan upang mananghalian. Naghahanda ng masusustansyang pagkain sa mga mag-aaral sa pag-abot sa mithiin na magkaroon ng positibong pagbabago sa timbang, kalusugan at performance ng mga bata sa kanilang mga klase. Ang ulat po na ito ay hatid sa atin ni DepEd Media Bureau member Luis Gay Atienza sa ng Valley Cruz Elementary School. Sa larangan naman ng palakasan, puspusan na ang pag-iinsayo ng mga atleta ng Conteño Elementary School na hasabak sa Claraas sa 2 ng Pebrero. Nagsimula na kasi ang 8 na centralized training ng mga ito sa Conteño Elementary School mismo, todo kayon ang football team at sepak boys ng Conteño Elementary School na tigang pa rin sa medalya sa antas pan-rehiyon. Katulad ng mga gurong tagapayo sa paghahanda ng mga atleta ay ang mga napakiusapang mga tagapagsanay. 4 events ang nakahouse ngayon sa Camping Elementary School na siyang visiting quarters ng mga atleta sa loob ng 8 araw. Kasama ng football at sepak boys, ang volleyball boys, at girls pati na ang arnis.
Ang balitang ito ay naitala ni Alan David Valdez, DepEd Media Bureau Member mula sa Cantino Elementary School. At para naman sa kaunlarang pampaaralan, pinasinayaan ang two classroom building na ipinagkaloob ng Butil Party List sa Cesar E. Vergara Memorial High School noong Biyernes, January 20. Dinaluhan ng Butil Party List Representative Congresswoman Leonila Cecilia Chavez at Congresswoman Rosana Ria Vergara ng 3rd Congressional District ng Nueva Ecija ang pagpapasinaya kasama ng iba't ibang pinuno ng DepEd sa ngayon ng kabanatuan. Pinangunahan ni Reverend Father Reynaldo Gregorio ang isang misa bilang pasimulang gagawing pagbabasbas sa bagong gusali na nakatakdang gamitin ng mga mag-aaral sa senior high. Matapos ang pagbabasbas ay isinagawa ang isang maiksing programa na dinaluhan ng mga magulang at pamunuan ng GPTA. Pinasalamatan ni Ginang Imelda Season ang Butil Party List sa pangunguna ni Congressman Chavez sa tulong na pinagkaloob nila sa paaralan. Aniyay malaking tulong ang mga silid-aralang ito na sagot sa kakulangan sa classrooms ng paaralan. Kanya rin ipinaabot kay Congresswoman Vergara, ang pasasalamat sa oras nitong inilaan sa pagbubukas ng naturang gusali. Pasasalamat rin ang sinambit ng Pangulo ng GPTA na si Ginoong Arnold Gonzales sa mga nabanggit na panauhin. Sinamantala na rin ni Ginoong Gonzales ang pagkakataon upang hingin ang inilalakad nilang proyekto na pagpapatayo ng covered court para sa paaralan kay Congresswoman Vergara na kaagad naman itong inayunan. Samantala, naging emotional naman ang kongresista sa kanyang mensaheng iniwan sa mga mag-aaral na pinayuhan niyang maging masikap at matiyaga sa kanilang pag-aaral. Nagbigay ng kanyang pasasalamat si Dr. Razon sa mga kongresista at pamahal ang lungsod ng kabanatuan sa mga programang pang-edukasyong isinusulong ng lungsod. Naging maikli naman ang pananalita na binitiwan ni Congressman Chavez sa lahat ng mga panauhin sa programa. Aniyay patuloy nilang isusulong ang mga programang makatutulong sa mga anak ng magsasaka at ang kanilang suportang ibibigay sa kursong pang-agrikulturang paaralan. Matapos sa programa ay pinangunahan ni Congressman Chavez ang ribbon cutting ceremony ng nabanggit na gusali kasama ang iba pang mga panauhin. Sa kabuuan ay naging mabunga ang programa sa kadahilanang nabigyan ng pagkakataon ang paaralan na maiparating sa mga kinaukulan ang mga pangangailangan at proyektong nakahain ng paaralan. Naitala ang ulat na ito ni Janice Manansala, DepEd Media Bureau Member mula sa Cesar E. Vergara Memorial High School. At narito naman ang magandang balita para sa mga guro at kawani. Nagsimula ng full operation ang ATM o Automated Teller Machine ng Land Bank of the Philippines na nakahimpil sa tanggapang pasangay. Nagsimula ang full operation nito kahapon ng umaga matapos kumpletuhin ang installation nito ng mga tauhan ng Land Bank noong Lunes. Pangalawa na ito sa mga ATM na maaaring pagwidrohan ng sweldo ng mga guro at kawani ng DepEd Cabanatuan. Ang una ay ang ATM ng DBP na nakahimpil sa labi mismo ng tanggapang pasangay. Ilang kawani naman ng sangay ang nag-aalala sa ayusan kapag panahon ng 4Ps withdrawal ay naman sa kawani ng Land Bank. Pwedeng pagbawalan ang mga 4Ps recipients na gumamit nito sapagkat marami namang ATM na nakakalat sa iba't ibang lugar para sa kanila. Sa pagkakahimpil ng Land Bank ATM dito sa sangay, mas masisiguro ang kaligtasan ng mga guro at kawani sa panahon ng kanilang pagsuweldo sapagkat nakatutok dito ang isang CCTV camera ng sangay na magiging dahilan upang umiwas
ang mga may mahasamang loob. At iyan ang kalipunan ng mga balitang nakalat ng DepEd Media Bureau. Magbabalik ang DepEd Hour makalipas ang ilang patanastas mula sa ating kuntilan.